Ayan mga hangal, oh. Pinisdadak natin na pakbet at dilyen ng bangus. Sige. Magandang umaga sa inyong mga hangal. Ay, nandito na muli para magluluto. Ay, hindi pala ako. Ang aking misis hangal. Eh mga hangal, pakita ko sa inyo si misis yan. Nakatalikod siya. Nag-uugas siya ng bangus. Yung bangus, alam niyo ba kung saan galing yan? Ito yung nakaraan nang galing ako ng Dagupan City. Bibili ako ng bangus Dagupan. Napakasarap ng bangus Dagupan. Sa bangus ng upan, ang itatapo mo lang, kaliskis tsaka abdo, yung laman loob, mito ka, napakasarap, parang isaw ng manok, yung atay, napakasarap. Ngayon magsisigang tayo ng bangus dagupan. Saglit lang mga hangal. Yan mga hangal, oh. Kita nyo? Yan ang bangus ng dagupan, nilinisan ni Mrs. Sangal. Si Mrs. Sangal, yan ang aking asawa, pinaka maganda sa balat ng lupa. Dina, ilang piraso yung dininis mong bangus? Ha? Tatlo. Ilan lang sisigang mo dyan? Kala ko pag nililino ka. Ito na nga. Eh, sigang. Isa lang? Isa lang. Para sa akin lang, no? Yan, oh, mga hangal. Galing dagupan po yan nung nakaraan araw na bumiyaya ko nung Biyernes ng gabi. Ngayon ay Lunes na. Kasi hindi maharap yung mga nakaraang araw dahil yung hinango kong bangus, A-order yun ng mga kapitbahay namin kaya pinamigay pa namin. So yun natira na more or less 3 kilo, no? 4. Yun naman ay sa amin, pang ulam na namin. Yan. Ang gagawin nyo dyan, sinigang, yung dalawa rilyeno. Marami pa kami stock na bangus pero ulamin lang namin yan. Kasi pag bibili ka sa paligid, napakamahal. Samantala sa dagupan, bili ko lang ay secret. Di ba? Yan o. So mga hangal, ha, pagkatapos yung nisan ni Dina Bonibi ay yun na, himay-himayin na. So balikan natin siya maya-maya lang. So mga hangal, ha, tabayanan nyo, ha, ang paggawa ng rilyenong bangus, homemade rilyeno. Okay mga hangal, salamat mga hangal. Practice lang to, ikaw talaga. Mga hangal, oh, yan na si Mrs. nagpa-practice na magtanggal lang laman. Ito kasi yung gagawin naming rilyenong bangus. So, actually wala pa kami ano, hindi pa namin na-experience ito, eh. Ngayon pa lang. Yan, no? Ang ginagawa mo din, tinatanggal mo yung laman. Ayun. Yan, oh, natanggal ni Mrs. Oh. Oh. Yan. Inatira pa sa loob. Kuha ka ng kalamansi. Babad sa kalamansi ito, di ba? Yung ito. Hindi ko alam. Oo, ito babad sa. May laman pa sa loob? Konti na lang. Okay na yun. Tanggalan mo. Wala na, oh. Yung dulo? Sabi, ano na lang. Wala na. Mali yung pagtapas mo. Maganyan. Kailangan malinis. Hindi, sige. Tanggalin lang. Ito yung mga hangal, no? Atang ito. Ngayon pa lang namin ginagawa ito. Si Mrs. pala. Yan. Igandahan lang itong bangus ito. Talagang pure dagupan. Kasi galing nga ako ng dagupan ng nakaraang araw lang. Yung 60 kilos na binili ko sa dagupan, wala na, konti na lang. Yung natira, talagang ulam na lang namin, pinatira ko talaga. So mga hangal, yung bangus na binili ko sa dagupan, eh mga order lang yung mga kapitbahay namin kasi mahal ang bangus nito, eh. Ang Bulacan na bangus dito, 200 na, eh. Hindi pa masarap. Ito, eh, 190 lang bigay namin. Dagupan na. Made in dagupan na. Yan, o. Matanggal mo lahat. Kakakapa mo. Ayan. Yun. Kasi may mga tinik yan, eh. So may gilid lang. Sige, tanggal mo lahat para malinis. Yan, o. Dali lang gawin mga hangal. Dapat pala kutsilyo, yung maliit, yung payat lang. Yun, oh? Ang pwede. Para maka yung dyan sa bunga, tatanggal mo? Oo, wala na po. Yan. Tanggalin mo lahat para balat lang.
So bago mo tanggalin yung balat din, ha? Chiksikin mo ng ano? Hmm. Pabuti mo yung kutsilyo ron, pwede naman yung kasya naman yun. Yung ano? Hindi, malapad yun. Hindi, ganda nga. Pwede mapasok yung handle. So maya-maya mahangal. Pag nalinisan na to, balikan natin siya. Para hindi kayo mainip. Yan, oh. Madali na ba gawin din, ha? Madali lang. Pag kutsilyo ka. Pag kutsilyo. Hindi siya masusugatan. Ingat lang. Pakita mo sa kanila paano mo sinundot din, ha? Sige. Yung taba, okay naman na yung taba. Yung taba? Okay lang yun, wala naman tinitin. Yung ba ganyan ba talaga yan? Ay, paikuti mo lang. Oh. O yan, mga hala, pinapaikot lang niya. Pati yung handle, suot mo, parang mabos sa dulo. Yan. Yan, mga hangal. Ang gagawin mong next na gagawin mo ano din, ah, i-steam. So inuugasan lang yung kawali pag i-steaman ng bangus. Op. Yan. Tatakpan mo. Saka pili ka ng kamintang powder. Powder. Mas maganda yata durog eh. Ba't may asin? Para may konti asin. Okay na. Kasi gigisa mo pa yun, di ba? So maya ulit, balikan natin. Pagka kumulo, ihimayin, no? So mga hangal, ah, antabayan nyo lang. Maraming salamat, mga hangal. A few moments later. Yan, mga hangal, no, na steam na natin kahit papaano. Tapos hihimayin na lang. Iwalay natin yung tinik sa laman para sa ganun. Pag ginisa sa kanyang ingredients, eh, wala nang tinik. Mainit pa. Yan, no. Ang gumagawa niya si Mrs. Hangal. Si Dina Bonobi. Pakita natin kanyang mukha. Mainit. Yan, Dina. Kaway ka naman, Dina. Hello, mga viewers ni Hangal. Kamo. Op. Mahinit. Eh, mamaya-maya na. Baka di mo ma-perfect yung tinik. Oh. Mas maganda yata hindi ganun durog, no? Tama ba? Hindi. Ibig sabihin, ang paggawa ng relleno, na katulad ng ginagawa mo, ikaw may idea niyan. Ako, iba kasi yung style ko eh. Nilalagyan mo pa ng giniling. Pork giniling. Oo. Mas masarap yata pag pure na bangus lang talaga eh. Lalagyan mo siya ng ingredients lang niya. Hindi. Kailan para mapuno yung... Kasi pag ito lang laman, hindi kakasya. Hindi kakasya. Okay. So, lalagyan ng konting giniling. Kasi talaga, kung gagawa ka ng relleno ng bangus, pure na bangus, talaga mayroon isang bangus na hindi mo malalagyan ng laman. Yun eh. Kung gusto mong puro pure na bangus lang, kung 10 pirasong bangus ang yung hinimay, ang gagawin relleno, ang magagawa lang niya, 6 to 7 pieces na lang kasi kailangan mong punuin yung laman ng balat. Pero kung gusto mong mabuo pa rin siya, dadagdag mo ng pork na giniling, ground pork or ground beef. Kasi mas masarap sana kung ground beef. Kung sakasakali hindi ka kumakain ng pork, at least ground beef and bangus pwede pagaluin. So ang gagawin ni Dina ay ground pork and bangus. Yan, himay. So mga hangal, ha, balikan natin muli siya mamaya-maya lang pagkatapos yung himayin. Tapos yung ingredients na gagamitin na niya. So yan, mga hangal. Ako nga pala si Jojo Hangal. Meanwhile. Ay, mahal. Uy, malun. So, kailangan natin ng carrots. Yung steak bangus with lemon butter sauce. Hindi nyo pa wala nakita, no? Pero madalas ko lutuin din pala yun.
Dahil pag meron akong hinango galing Dagupan ng Bangus ngayon, meron din tinatawag na chicken alaking. Dito, Bangus alaking meron din. Yun pala, papakita ko sa inyo mga hangal. No? Pero ito ngayon muna, si Mrs. nagluluto. Ang gagawin na kasi, relleno ng Bangus. Ito yung may naghango ko ng Bangus sa Dagupan. Yan ang ginagawa kong luto. Pinapadibon ko sa palengke, minsan galing Dagupan, naka-boneless na. Bukas gagawin natin yun. Pero ngayon, ililiyero. So, hangal, mapamilyar naman kayo siguro sa mga yung mga lemon, fish fillet lemon, mga lemon butter sauce, diba? Pero tayo gagamit tayo ng Bangus. Kung Bangus sisig nga pala, meron din ako yan. Ano na, gabonis ako sa Dagupan, no? Lakas yung sinangulan doon. Nakatanong mag-ikot. Kasi mga hangal, noong time na dumating ako sa Dagupan, ang lakas ang ulan. Ang hirap mag-vlog dahil, syempre, ako ba sa aking cellphone? Yeah. Next! Bawang sibuyas. Mahal, balikan natin ha. Magpre-prepare muna tayo ng mga ingredients. A few moments later. So, magigisa na tayo. Si Mrs. ang magigisa kasi siyang nakakalam. Oh, ano yan? Ground pork? Ground beef? Pork. Ground pork, okay. Sige mga kaibigan, mga hangal, nandito na po si Mrs. again. Next na ilalagay ay frozen na ground pork. Ay, hindi pala. Malabig din siya. Ay mo ng konti. Next, lalagay niya ng magic. So mga hangal, kapag gumagamit niya ng isa lang gaya nito na powder, mga powder na seasoning. So, gagamit din ng Mrs. ay magic sarap. Oh, kapira. Oh, seasoning. Wala niya. Hindi naman. Ngayon, nilagay mo ng konting kauya. Okay, yan, butter mahal. After ng butter, siyempre, habang ginigis ang yan, sunod-sunod na yan. After din is ano ko lang?
Good luck on the bangus dagupan. Titimplahan pa natin ito ng konting look. Meanwhile, bawang, sibuyas, kamatis. Ano yung unang lalagay? Talong? Kalabasa? Ah. Ay, sir, pangang palayo. Ang palayagi. Siyempre, oh. Lalagyan natin ng dried shrimp. The magic thunders. Next. Patakpan muna, no? Okay. Balikan natin after 25 years. A few moments later. Ooh la la! The best talaga ang gulay ng pakpit ng Ilocano. Okay na? Okay na, sir. Yan, no? Pinatay na. Ang sunod naman ating gagawin ay Lileno, siksik natin sa kanyang balat. Meanwhile. Oh, yan mga hanggang, no? Naglagay na tayo ng itlog para mag-form pag hinagay natin sa loob ng bangus, no? Yung pinag-damit ng bangus. Sino ba na? Ito yung mga hangal, sinisisi, tinutuluan ko lang para pero siya may idea nito eh. Kaya, yun oh. Itong pinaka bahay niya, minarinate natin ng kalamansi, asin, pepper, powder, tsaka garlic powder. Yun lang ang pinagmarinate natin sa bangus, ng balat ng bangus. Ulitin ko ang garlic powder, salt and pepper. Ano isa? Kalimutan ko. Kalamansi. Wala, ayaw. Buka mo lang. Yeah. Nagawa natin sa bangus, dalawa, no? Nalagyan natin sa kapit yung isa kasi medyo marami rin. At pinatirang konti. Pwede natin gawin burger. At yung isa naman ay andito na, piprito na natin. Pwede na mantika. At ito, pinagulong natin sa konting harina lang. So, mga yan, ha? Angal. One hour later.
O yan mga hangal, no? Finished product natin na pakbet at dilyenong bangus. Ay, yung pagsilyo. Silyo? Okay. Nasaan yung mga... Sarap, grabe. Dabi kong kanin, bukas ang konti. Wala. Yan. Oh. Kumain? Kaso nyo, baka tumaba tayo. So, mga hangal, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa mga nag-subscribe na sa akong channel. Sa mga mapadaan, eh, sana naman eh, pakiclick lang yung subscribe. Tapos, pakishare na rin. Huwag nyo kalimutan din yung notification bell para lagi kayo ma-update sa akin mga gagawa. So, muli, ako'y nagpapasalamat mga hangal sa mga support tayo mga channel. Maraming salamat po niya. Nandito na lang. Bukas ulit. Bye.